Hi guys, and welcome back to 60 Seconds, kung saan tagal na natin ginagawa to. Ulitin ko ulit, yes. 60 Seconds ang bawat isa sa atin para magbigay ng kanya-kanya nating opinion tungkol sa isang topic na may kinalaman, okay, pagdating sa personal finance. And we are now on our 27th episode. So maraming salamat po for continuously supporting our episodes, no, sa patuloy ninyong panonood sa mga nilalabas nating episode dito sa The Money Diary Channel. And speaking of The Money Diary Channel, kung hindi ka pa nakasubscribe dito, please make sure that you click the subscribe button right now for 27 times. So inuulit ko na, tapos hindi pa rin nagkagawa. Okay. Christmas gift nyo na sa amin to. Oo nga, Christmas gift nyo na sa amin. Papas ko na rin naman na. Okay, make sure that you click the subscribe button right now and of course the notification bell para lagi kayo nanonotify sa lahat ng mga episodes na inilalabas natin dito sa The Money Diary Channel. Pero by the way, no, bago po tayo sumulong, I would like to ask for a brief moment of silence lang po para sa mga naapektuhan ng bagyong Ulysses. So, I hope everyone is safe right now, and yung pong mga nagkakaproblema ngayon sa Pampanga, sa Cagayan, I hope they are going to survive this and make it through. Kaya natin to, mga Pilipino. Okay, so a moment of silence lang po. Okay, so we're back. So 27th episode, nakikita niyo naman, bago ang layout natin, apat na kami ngayon. So, biglaan lang po ito. Pasensya na rin po at hindi po namin nailabas ang episode na ito agad. Pero it's better late than never. Okay, yes. So meron tayong mga bago dito. Yung ating resident on call. resident on call. Okay, and meron din tayong bagong kasama ngayon, who is Yvonne. So welcome natin si Yvonne dito. Maya-maya konti, malalaman natin ang kanyang opinion sa ating topic na pag-uusapan for today. But before we reveal the topic, by the way, I'm Migs. I'm your cash flow management coach. I'm Ed, your resident Yvonne buddy. I'm Sheila, your millennial wealth strategist. And I'm Yvonne, your money-wise professional. Alright, money-wise nice. Professional. At least yun, hindi nakakabulol dito ulit ng kay Sheila. Ang tangpister ng kay Sheila eh. Hindi ko masabi ng maayos yung sarili. By the way, kung tinatanong nyo po kung nasaan si Keisha, they just have a medical emergency at home. So, hello Keisha. We're very sad na hindi ka namin kasama ngayon. Pero next week, kita-kita tayo and hope everything gets better at your end sa inyong pamilya. Okay? So for the 27th episode, ang pag-uusapan natin, eto, ang dami kong nakikitang mga puro-puro sa social media kailan lang about this topic. Diretsuhin na natin, pag-usapan natin, iPhone 12. Okay? Dahil magpapasko na. Okay. At meron pong mga nagbabalak dyan na magregalo sa kanilang sarili ng mga kasing mahal na gadget ng iPhone 12. Ang pag-usapan natin on the 27th episode of 60 Seconds. Pagbili ng mamahaling gadget. Self-reward o isang kalabisan? Okay, so yan ang pag-uusapan natin on the 27th episode of 60 Seconds. Pagbili ng mamahaling gadget, self-reward nga ba o isang kalabisan? Siyempre, kahit naging apat na tayo, ang mauuna pa rin, eh. Wala. Wala nang magbabago doon. Wala nang magbabago doon. Okay, so here goes my 60 seconds. Para sa akin, obviously kalabisan. Bakit? Ang presyo ng isang iPhone 12 Pro Max na bago is 68,990. So in that money, tatlong flagship phone na ang mabibili mo na highest quality, highest specs compared sa iPhone 12 Pro Max naan. Tapos, yung tatlong phones na yun are Android. Android are very versatile devices. Kahit ano magagawa mo, unlike iPhone, Apple. So hindi ko naman kayo sinisirahan, pero hindi eh. Hindi namin magamit sa trabaho na maayos yung mga phones nyo. Yung software nyo, hindi namin magamit sa trabaho. So, kung ako sa iyo, gagastos ka na rin naman ng pera. Bumili ka ng Android phone na flagship phone na highest specs. Mas mataas pa yung specs sa iPhone 12. Pero ang presyo, mas mababa. Mas marami kang matitipid. At the same time, versatile at marami kang magagawa. And that's my 60 seconds. Okay, thank you, Sir Ed. Di naman halatang iPhone hater, no? Okay.
a self-reward o isang kalabisan, here goes my 60 seconds. Para sa akin, isang self-reward. Pero, depende yan kung anong klaseng reward ba yung ibibigay mo sa sarili mo. Dapat beforehand pa lang, meron ka ng benchmark. Kaya mo ba itong mamahaling gadget na to para i-reward sa sarili mo? Anong klaseng cash flow ba yung pumasok sa past transactions mo para ito yung gawin mong basis na maging reward mo? So, depende pa rin yan. And depende din sa tao kung paano niya gamitin ba yung self-reward na yon. Pwede bang magamit niya pa yun sa work niya? Or talagang for entertainment? Again, para sa akin, mamahaling gadget, self-reward, pero depende kung anong cash flow na meron ka. And that's my 60 seconds. Oh. Ala. Ayan, si Iwan. Ayan na. Ayan. So here goes my 60 seconds. So, dahil nakapagbigay na sila ng opinion on both sides, now I'm torn between. But, initially, expensive gadget is always a luxury for me. Kasi, siguro personally, because I'm not really a fan of gadgets, pero it always tailors kasi sa pangangailangan ng tao, depende sa profession niya. And, apart from that, minsan kasi, we just have to be resourceful na hindi naman kailangan lagi mamahalin. Minsan, merong mga efficient gadgets na according lang sa budget natin. And the fact na mabilis kasi mag-depreciate yung gadgets compared sa other essential needs sa work. For me, kailangan lang nating makapili nung makakapagbigay or makakatulong sa kung ano talaga yung kailangan natin. Hindi naman porket mahal siya is agad-agad mabibigyan niya lahat or matutulungan kanyang maging efficient sa work mo or personal use. And that's my 60 seconds. Alright. Ang ganda ng batuhan na to, ha? Okay. Okay, my turn. Pero siyempre, bago tayo magtuloy, let's watch this. Would you like to know how you will be able to manage your finances, cover all your expenses, get out of your debts, establish your savings, avail your first insurance, build your first investment, and donate to a charity all at the same time by just playing with your salary? I will teach you how. This is your Cash Flow Academy. You asked for this, and so we give it to you. Starting next week, we are going to hold the Money Diaries first ever 10-day stock market masterclass where we are going to teach you everything that you need to learn so you can start investing in the stock market. In this masterclass, you will learn the basics about IPO, charting, fundamental and technical analysis, how to open your online brokerage account, and so much more. All of this you will get for free. To enroll, just do these three simple steps. 1. Go to our Facebook page, The Money Diary, and hit like. 2. On the description of this post, click the link and hit subscribe and the notification bell. And lastly, mention 2 of your friends in the comment section of this video who will join you in this masterclass. Each week, we are going to release 1 video, so make sure that you did the 3 steps correctly so you get notified immediately. Sounds exciting? Of course it is! This is InvestaWise, and see you next week for the day 1 of our 10-day stock market masterclass. Okay, my turn. So here goes my 60 seconds. Pagbili ng mamahaling gadgets, health reward, o isang kalabisan, para sa akin kalabisan din. Not because of the price, okay? Pero because of my personal philosophy na yung gadget is not a self-reward. Kapag kasi ako yung bumili ng gadget, gagawin ko lang yon pag may paggagamitan ako na importante. Hindi dahil gusto ko yung gadget na yon, but more of the function. Bibili ako ng high-end na phone, okay? Because I'm going to use it sa mga vlogs, sa mga trabaho ko din, okay? Kasi parang mini PC na sa akin yung cellphone eh. Ginagamit ko yon for work. So, kailangan yung specs rock dun sa kailangan ko. Bumili din ako ng... Huwag tayo makonfine sa cellphone. Bumili din ako ng gaming laptop.
iniyakan ko yun. Ang sakit nun. Not because I want to play games. Okay. Pero yung habol ko din, yung specs. Kasi para magpag-video edit ako ng maayos. So, it's more of the function. Kaya ako napapagastos sa mga gadgets. And my purpose is always trying to make money out of it. So, kung hindi yun yung purpose mo, and honestly, self, kung kunyari, self-reward talaga para sa'yo, ano yung purpose mo doon, in buying that expensive gadget, then for you, isa na yung kalabisan. And that is my 60 seconds. Okay, so, tali nga natin, okay. kalabisan, isang self-reward. Okay, so, yung audience kaya natin, yeah. Pumusta? Okay, lalo na yung mga nakabili na o may balak bumili ng iPhone 12. Okay. Ang mahal pala, no? Ngayon pa lang nalaman yung exact price niya. Actually, yung 6,990 na yun, ano pa lang yun? Yung hindi pa yung Pro Max. Yung pinaka-high yata, nasa 86,990. Eh. Wow. Solid. Almost twice the price ng binili yung laptop niya. Anyway, so bago tayo magpalitali sa opinions natin, so tanungin muna natin ang ating mga audience, no? Pasensya na rin po, hindi kami nakapaglagbas ng poll question to Gobe, but we did it this morning. So I hope nakita na ninyo ang ating poll question, and kung hindi pa kayo nakasagot sa ating poll question, please make sure that you are a member of our Facebook group, Money Tip of the Day. Doon yung makikita ang ating poll question na ipapasagot namin sa inyo right now. We are going to give you another 60 seconds right now to give or cast your votes. You can also put your comments in the comment section in this of this video dito sa YouTube or kung nakita nyo siya sa Facebook down below sa ating pong comments section. So ulitin lang natin ang tanong, pagbili ng mamahaling gadget, hindi lang na-confine sa cellphone ito, ha? Okay? So is it a self-reward or isang kalabisan? And your 60 seconds starts now. Okay. Bakit tayo napunta sa topic na ito? I have a very deep reason. Hindi naman siya deep reason. Okay. Pero, kasi may nakita akong, hindi naman siya forum, pero balitaktakan sa social media. Wherein, one person gave this rant na, you don't need to buy this stuff, this iPhone 12, kasi masyado siyang mahal, and blah, 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 okay na yung Android, etc. And then, I saw the comments, okay, and ang daming mga tao who are arguing against him. Okay? Sabi nila, kung obviously, wala kang pera. Yan ang sinasabi nila sa kanya. Okay, na parang, kung hindi mo kayang bumili, hayaan mo yung iba. Because let other people enjoy their money and reward themselves. Doon ako napaisip na, is buying that expensive gadget really can be considered as a self-reward? At bakit sinasabi nila na gano'n? Diba? Ang dami. So, ang daming tao who are actually acting or speaking in contrary of what he said. That's why I was very curious and I decided to sing it natin to as part of our topics. Oh, kasi, para sa akin naman, no? Kaya naman sinabi kong kalabisan, presyo pa lang naman. Grabe naman yung presyo. Sabihin na natin may pera ka. May pera ka, kaya mong gastusin yung pera mo. Pero kung hindi ka, kung conscious ka sa mga ginagastos mo, why would you waste your money on that? Kasi kung ikasakang businessman, marami ako nakikita sa mga businessman na ang phone nila is BlackBerry. Oo. Di ba? Hanggang hindi, ngayon. Lalo na dati. Oo. Hanggang ngayon, BlackBerry pa rin. Yes, BlackBerry pa rin sa mga businessman kasi they can use it on their business. Ang presyo ng isang BlackBerry is half the price of that cellphone ng iPhone. So, yun, nagagamit nila sa business, kumikita sila ng pera. Kung bibili sila ng iPhone 12, aanhin nila yun. What's the use of it? Kasi, wala, you cannot derive anything from it. It's pure luxury. It's pure luxury. Para sa akin, si iPhone is overrated, overhyped na brand ng phone. Para sa akin, ayan. Hater lang talaga ako ng iPhone. Okay, sa akin naman, Sir Ed, nung nalaman ko yung topic natin, tinanong ko agad si Sir Mix, pwede bang answer na depende? Hindi pwede. It's either kalabisan lang or self-reward. Yeah. Pero, ako, ang naisip ko talaga,
Pinag-isipan ko mabuti, self-reward ba to o kalabisan? Kasi personally, ako, I am an iPhone user. Pero hindi ako updated. Mm. Hindi updated yung iPhone ko. iPhone 8 Plus lang yung sa amin. And nabili ko to two years after the launch pa, nung official launch. Mm-hmm. So talagang bumaba na din yung price niya at may padating na yung iPhone 10 nun. Or nandun na yung iPhone 10, if I'm not mistaken. Yan. Pero sa akin kasi, yung efficiency, gusto ko yung interface ng iPhone, yung accessibility. Although mahirap lang sa pag-share ng files, pero kung MacBook, mabilis. Ngayon naman, meron na yung share it. And para sa akin, self-reward siya kasi yung other things ko aside sa work, parang mas nagiging convenient for me. And sa totoo lang, ginagamit ko din siya for work. Meron din namang mga apps na kaya ko na siya gamitin sa work. For example, yung mga PowerPoint, PDF, pag-share ng files, ganyan, screen record, everything. Para sa akin, nama-maximize ko siya. So, depende na lang din talaga siguro sa bibili. Self-reward ba niya? Or wala lang, pang-text lang niya, iPhone 12, ganyan. Diba? Pero, depende pa rin. Depende pa rin sa'yo kung sa self-reward mo siya na talagang luxury mo lang. Or gagawin mo pa yung efficient or ima-maximize mo siya para sa daily activities mo. Ganun. Aray na yung pan-text mo, iPhone 12, no? Pan-text lang. Pan-text lang. Ganyan. Text lang. Ayun. Actually, point sa akin, yung sinabi ni Michelle na self-rewarding yung pagbili ng gadget. However, possible siya na self-rewarding. But if I will look at the bigger picture kasi, for me, it always depends kasi sa pag-tailor ng gadget sa needs mo. Like, kagaya ng sinabi ni Kuya Migs earlier na, binili ko to kasi magagamit ko siya for business and for work. Kapag bumili kasi ng gadget, ako personally, tinitignan ko kasi yung balik niya sa akin. One is yung convenience. Yung pangalawa, totoo yun, na dapat you will earn money from it kung magagamit mo siya for business. And ako, during back in college, kasi I've been part of a publication, ganun. And at some point in time, in-offer ako ng parents ko na bilhan ako ng bagong laptop. Pero for me kasi yun kasi yung magagamit mo sa work and dun sa para extracurricular na dahil nga sa publication kami. So most of the time, gumagamit kami ng laptop to produce yung mga news articles and related activities. Pero sa akin kasi, I can survive even using a PC or yung second-hand laptop na ginagamit ko during that time. So what I'm trying to point out here is, depende pa rin kasi kung paano mo mamaximize yung bill mo. So if alam mo na hindi mo masusulit dun sa binayad mo, or kunwari bumili ka ng iPhone pero ang habol mo lang is camera, parang hindi siya sulit. Dapat ma-enjoy mo yung lahat ng ino-offer ng phone na yon. So kung camera lang naman yung habol mo, meron namang mas murang phone na ganun din naman yung quality ng camera. Okay, bili ka na lang ng camera. You just have to compare and ma-maximize mo yung ino-offer ng gadget na yan. Correct. So, yun kasi yung main point ko dito din sinabi kanina na parang ang daming mong alternatives, which is correct, tama si Ed. Ang daming mong alternatives. Kaya nga, every time na, kahapon ba yan, Ed, na nag-uusap tayo anong magandang cellphone na mo? May bata ko nang mag-upgrade eh. Oo. Depende sa kung ano yung gagawin mo. Okay? Kasi kung call and text lang naman, okay, meron tayong mga cellphone dyan na 700 pesos. Okay? Or 1,000 pesos. Diba? That can do the job. So if you're just going to do call and text, why are you going to opt for a very expensive gadget? Ngayon, kung ang kailangan mo is camera, okay, hindi ko itatapon si iPhone dyan. Okay, siyempre, maganda ang camera ng iPhones. Maganda ang camera ni iPhone. Pero, ang question dito, ano bang paggagamitan mo sa camera? Are you going to do vlogging, videos, okay, mag-selfie. Or magsa-selfie ka lang? Selfie lang. Mariyose, kung selfie lang naman ang pag-uusapan. Bumili ka ng iPhone. Screenshot lang. O screenshot.
Pang screenshot. Pang ano, pang screenshot ng mga ano, bank transactions. Pang screenshot ng mga crush mo. Ganun. Oh, di ba? Yung mga pang stock mo lang. Hindi para sa akin, ang dami mong alternative. Okay? Na pwede na hindi mo kailangan gumastos. Ano ba yung advantage of having an iPhone or a gadget that is as expensive as an iPhone? Well, one, okay, yun nga, camera, maganda. Kaso nga lang, sabi ko nga, very high-end. Kung hindi ka rin naman nakakailangan ng high-end na klase ng camera, then why are you going to buy? Ikalawa, mabilis siya sa internet. Okay? Hindi ako iPhone user, pero I have an iPad. Matagal na to. Okay, dali, finger gun, nagamit ko lagi for my scripts. So, maganda yung pang-internet na yun, mabilis, very low ang data consumption, which is I like. Okay, so kung internet ang hanap mo, mas prefer ko si Safari over the other browser, so mas okay to para sa akin. Ngayon, kung namang camera lang na pang selfie, meron ka mga Android na pwedeng choices. Kung kailangan mo ng mas maraming apps, then marami tayong ibang mga choices. Okay, pero kumbaga, what is your purpose in what you are doing? Yun ang pinaka-ano natin dito, pinaka-key. Okay? Kasi kung ang, kaya sabi kanina, kung ang purpose mo lang in buying a gadget is because you just want to reward yourself, then that is exactly the same reason kung bakit matatawag ko siya na isang kalabisan at your part. Kasi ang pag-reward sa sarili is more than just giving yourself it. Okay? It's permitting yourself to have a peace of mind. Okay? Self-reward is about you being able to accomplish something. Sana ganun yung thinking. Na may na-accomplish ka ba? Kaya nga yung accomplishment mo na yun is actually your self-reward. Hindi yung may na-accomplish ka, that's why you are going to reward yourself. Because if you are wise enough na feeling mo or alam mo sa sarili mo that your reward is the result of what you did, hindi ka na mag-hunger for material things to reward yourself. True. And add ko lang doon, parang ako napansin ko kasi kapag 'di ba mayroong mga branding yung mga companies sa mga gadgets na inaano nila, parang recently kasi sa modern times naging siyang status sa society na kapag meron kang iPhone, ganito ganyan yung earning capability. Yes. Mo. So parang yung iba without thinking yung return nun sa kanila for the sake na parang dahil nare-relate siya sa status na oh, you're a good earner and you were able to afford Apple, ganun, or yung mga mamahaling brands ng mga other gadgets. So nako-confuse siya or parang misleading siya dun sa part na self-reward kasi parang dahil na-earn ko naman tong pera na to eh, ito yung pinagpaguran ko. So, i-re-reward ko yung sarili ko dun sa mamahaling gadget kasi nga, to prove na I am earning this type of money. And it's true na ako, most of the people na alam kong mayayaman talaga and good earners, sila pa yung hindi nag-update ng mga gadgets nila. So, if we want to be as good earners as them and if we will follow their lifestyle, ang magiging ano talaga is kalabisan lang yung pagbili ng mamahaling gadget if we will follow their lifestyle. Exactly, true. Ganito yan. May two cents. Oh, sige. May ginagaya lang ako. Okay. Add ko lang din po, since yung score natin dito, 1/3, Yung sa akin talaga may asterisk yon. Kung babalikan yung 60 seconds ko, dapat may benchmark ka kung bakit yun yung reward mo sa sarili mo. Another observation din naman, sa Amerika, ewan ko, if you are browsing stories kahit sa mga pinsan ko abroad, most of them are using iPhone. Hindi ko alam bakit. Parang yun yung standard phone nila. Hindi ko alam kung dahil ba talagang mataas yung income per capita nila or yung, syempre, first world country, di ba? Parang, bakit yun yung benchmark? Ano bang meron dito sa iPhone na to? Bakit? Yun ang phones nila doon sa area na yon. Pero sa akin siguro kasi talaga,
sa status natin, yun nga, kung magiging wise ka ba, meron kasi yung parang two types ng person eh. Talagang wise, yan, yung mga viewers natin, mga financially wise yan, or gusto maging financially wise talaga. Or meron din tayo na yung reward type person nga, na baka kasi kapag na-reward niya yung sarili niya, mas magiging efficient or mas magiging productive pa siya sa mga susunod niyang transactions. Pero, alisin natin yung thinking na, yun nga, kinita ko to, deserve ko naman. Oh. Magkano ba yung kinita mo? Paano naman yung ibang needs? Yun ba naisip mo din? Na-itemize mo ba? Pang ilan yung iPhone doon? Parang ganun naman kung paano ka mag-reward. So siguro, maganda din topic natin, paano mo ba rewardan yung sarili mo para maging efficient ka pa? Or paano ba i-reward yung sarili na nagiging wise ka pa financially? So, yun lang po. Tanong ka ng topic kanina, sir, di ba? Ayan. Oo, yan. Ililista natin. Ano, paano nga ba tamang i-properly self, i-reward ang sarili? Gusto ko yan. And then, pero sagutin ko lang yung sinabi, tanong ni Sheila kanina na bakit sa America, most of them are using iPhone. I have an idea. Several reasons, pero one of the main is, una, they hate China things. Mm. Okay, and Android is a Chinese thing. Okay, na parang, for security people, no offense to all US people, American people that we know, pero running sila sa security. Which is okay yun. For me, no. It's a valid reason. Kasi ultimo TikTok, binaban na nila sa kanila. Fraud identity. Ginawa nilang spyware. So, totoo naman that iPhone is a very secure, iOS is a very secure, operating system sa isang cellphone. Which is true. Alam ko naman din ang consequences of having iPhone. Pero, it is also part of the reality that we are in a digital age where your data, okay, helps the world to reshape itself. So, kumbaga, it's always a compromise between security, okay, and the reality. So, iPhone, I don't know what the hell are they doing with their iOS, kung paano sila kumikita ng aside from selling everything. Okay, iPhone kasi they are giving everything for free, pero may cost yun, ikaw. Okay, yung security mo. Pero, which is I understand kung bakit. Pero, if they can afford it and wala silang ibang choice, kasi tayo, ang dami natin choices eh. Okay? For a country that has a very, very low income capacity, you know, yung mga karamihan ng mga tao. And, it always boils down with the conclusion na, hey, it's all about the function. What do you need for that? Okay? What is the need for it? Okay, kailangan mo ba talaga siya? Okay, and kung oo, how are you going to make the most out of it? Kasi sige, bumili ka ng iPhone mo, no problem. Kahit bumili ka ng iPhone 13, kahit wala pa siya, sige lang, bumili ka. Okay, pero make sure, okay, na may paggagamitan ka. Kanina pa itong tricycle na to, ah. Sabihin din. Pansin ko lang eh. Okay. May paggagamitan ka and sulit na sulit yung pera mo na yon, which is beyond. Okay, since we are here, this video is all about financial literacy, make sure sana na yung pinagkagagastusan mo, whether be it a gadget, an investment, a home, a car, whatsoever. Okay, as long as you spend your money on something, please make sure na may paggagamitan ka na maayos that will actually make you benefit from it. Hindi yung trip mo lang, pinagmamayabang mo lang, or feel mo lang na para nakain ka, kaya mo siya binili. Okay, sana hindi ganun. That is how to be a financially wise person. That is how to be a financially literate person. Make sure that all of your expenses, all of your expenditures, the things that you spend with your money are worth it. Meron kang paggagamitan noon at napag-examine mo siya ng maayos. Okay. So for example, kasi ako, nag-build ako ng gaming PC ko. So, and yung purpose ko for that is, actually, first is unknown. Hindi ko alam kung bakit ako nag-build ng PC, kung nabigla lang ba ako, or what. And then I calmly realized that I'm writing music and I'm producing music. So, okay to ah. Kasi dun sa laptop ko, pag gumagawa ako ng mga progressions, halos hindi ko na marinig dahil sa sobrang bagal. So, nung in-install ko yung software sa PC ko, na binild ko, ay, okay. Alam ko na yung purpose ng pinagawa ko na to. I can use it for money making. Correct. Okay. So, yung ginastos ko for that, na which is
iniyakan ko din, is mababawi ko. Kasi, though kahit matagal, at least mababawi ko yung ginastos ko dito. Kasi I'm using it for a benefit, not for leisure. Though may kasamang leisure, kasi PC mo yan, pero mostly for beneficial na you will earn money. So, ano lang yan, decisions lang natin kung paano natin gagamitin yon, kung kailangan ba talaga natin, no? Or kayong bahala. Kung gusto yung bumili ng cellphone na mahal, bahala kayo. Pero reminder lang, ah, reminder lang, pagkabili, huwag tayong papasok sa self-justification. Okay? Parang, binili ko to, hindi, may paggagamitan naman ako nito, etc. Don't say it, do it. Okay? Make sure that you do something. Hindi pwede yung ginastify mo lang sa sarili mo pampalubag loob para hindi ka makapunta ng impyerno. Hindi pwede yun. Okay? Hindi to, ah. Hindi to talaan. Palubag loob. Diba? Hindi to talaan ang sinabi na parang sinabi mo lang sa sarili mo na no, may magagamitan ako nito. A few moments later, nakalimutan mo ni sinabi mo. Diba? So, wag ganon. Okay? That is not wise. And you will get that habit of spending money unwisely on things that you are not actually intending to use or utilize. True. Yung nag-11-11 ka lang, tapos nakapag-add to art ka, tapos binili mo, ay, hindi, gagamitin ko din naman ito. Uy! Wag ganon. May ganyan akong kaso. Yung... Wag my... yung microphone. Before ko, nakita ko siya ng 11-11, binili ko siya 2 days after. Because I was still thinking about how am I going to use it. And ang ganda pa doon, 2 days after, bumagsak pa lalo yung presyo. Bumaba pa yung presyo. Balik. Imbis na nakasale siya ng 11-11, bumaba after 2 days. Napansin namin siya ng 11-11, binili ko siya a few days after, mas mababa yung price niya. Pero I didn't buy it. Unless and until I knew what am I going to do with it. Diba? So, yes. Pwede naman yun eh. Nakuha mo na yung interest mo. Okay. Pero huwag mong bilhin agad. You need to think na what are you going to do. Okay. Ngayon, kapag na-determine mo na kung anong gagawin mo, make sure that you're going to do it. Anong gagawin mo? Huwag mo itatambak. Oo. Yung naisip mo ba kung anong gagawin mo, pero hindi mo rin pala gagawin. Anong point mo? Yun. Okay, so may marami tayong mga nagsasayang ng pera ng mga kababayan natin because of that type of attitude. It's very, very bad. Yes. Okay, haba ng oras. So, good morning, Manok. Good morning. Okay. Hello, Manok. Good morning. Okay. So, ayun. So, I hope na yung ating audience nakapagbigay na rin sila ng anilang opinion and they've been able to cast their votes on our poll question in our Facebook group. Kung hindi pa, bakit hindi pa? Okay. Sana oo. Okay. So, kung hindi ka pa nakapag-cast ng vote, okay, please make sure that after this video, you are going to cast your vote. Go to our Facebook group, Money Tip of the Day. Make sure na member ka doon. Kung hindi pa, please join that group and you will see our poll question there. Kung meron naman kayong mga comments, suggestions, okay, reactions, kung gusto nyo i-defend yung ginawa ninyong pagbili, pre-order ng iPhone 12, go, please do so. Okay? Dalhin ninyo sa ating comment section right now and we'll be very much happy. Kasi baka naman may mga insights tayo na hindi alam dahil hindi tayo iPhone user. So, dapat sabihin nila yun. Okay, sa ating query. Yung side nila, Oo, diba? So, defend your answer. Kung pro ka man or against or palagay mo it's a self-reward or kalabisan, please make sure that you put them in the comment section right now, okay? Para po marinig namin ang inyong mga opinion. Ito naman ang purpose ng 60 Seconds program. And syempre, wag na wag natin kakalimutan, pasasalamatan din natin ang ating mga sponsors. We would like to thank our sponsors, Cafe de Amianan. Subukan ang kanilang Guna, Bagua, and Pamita Coffee, ready for home brewing. For orders and inquiries, visit their Facebook page, Cafe de Amianan. Sofia's Delicacies. Tikman ang kanilang angel cake, blueberry cheesecake, pancit, and other party food essentials. Visit their Facebook page, Sofia's Pastries and Delicacies, to order.
Okay, syempre, next natin dito, wag na wag din natin kakalimutan. If you like this video, please hit like. Okay, make sure that you share this video to all of your friends. And syempre lang, wag na wag din natin kakalimutan to hit the subscribe button right now. And of course, the notification bell para ma-notify kayo. So lahat ng mga episodes na hindi lalabas natin dito sa The Money Diary Channel. And by the way, nakalimutan ko i-segue kanina. Salamat din po sa mga nanood ng ating pong first episode, day 1 ng ating InvestWise 10-Day Stock Market Masterclass. Kung hindi pa kayo nakapag-join doon, make sure na nakasubscribe kayo sa ating channel para at least by day 2. Panoorin nyo na yung day 1. Okay, dami mga nagko-comment. Ang saya. So, they appreciate our work. Pinagpapaguran po namin ito. Naiiyak na nga ako sa sobrang pagod. Okay. And then next week, okay, lalabas natin ang ating day 2. So, make sure that you are subscribed. Okay? So, yun. Muli, maraming salamat po for joining us in this 27th episode of 60 Seconds. I'm Migs. I'm your cash flow management coach. And always remember, it pays to be wealthwise. This is said, your resident Ipon buddy, keep in mind, always, time is money. I'm Sheila, your millennial wealth strategist. And remember, it's never too young to be financially prepared. Woo-hoo. And this is Yvonne, reminding you that financially wise is future wise. And this is... this is... Okay, and this is 60 seconds.